God bless, good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Lagi ba kayong busog? Thank you, Lord. Tayo nga ay lumaki yung ating bill, lumaki yung ating bill sa kuryente, bill sa lahat ng bill. Tapos pati bill natin, lumaki. Lahat ng bill ay lumaki. Ano mga kapatid? Paano wala tayong ginagawa? Hindi tayo makapaglakad saan, pagulong-gulong pagtapos kumain, hugulong kasi gaan. O, ayun. Kaya lumaki ang mga bill. Salamat Panginoon sa biyaya mo ay makakain pa rin kami. Amen. Ang pag-aralan natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa lupaing sasakupin ng Lord para sa atin, ng mga Israelita, bilang pamana. Deuteronomy 7 verse 1, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh at kapag nasakop na ninyo ang pitong bansang nauna sa inyo, hallelujah roon, Hiteo, Griseo, Amoreo, Kananeo, Perseo, Hibita at Jebusiyo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo, may pangyarihan basarapan ng Lord. Ayun. Do dito sa dinatnan natin na may pitong bansa, may pitong anak na mga sakim at ganid na lahi ni Haman. Ay, ang Lord ang bahala diyan, sabi. Verse 3. Huwag kayong papayag hanggang 4. Huwag kayong papayag na mapangasawa na inyong mga anak ang kanilang mga anak sapagkat tiyak na ilalayo niya ang inyong mga anak kay Yahweh at sasambahin. Pasasambahin sa kanilang madiyos-diyosan kapag magkanoon, magalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Lilipulin daw agad. Verse 6, kayo ay bansang itinaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Amen. Praise God. Ayun. Lilipulin daw niya ang mga tao doon sa bansa na daratnan natin. Pero pagdating natin sa bansang yun, maraming humangad sa atin na tayo'y paalisin o anuman gagawin. Eh, ang Lord ang bayan. Mahala din yan. Ang Diyos kaya ang nakakalam sa lahat. Noon panahong, ito yung mga ninaintindihan ng mga kamag-anak ni Haman na mamayagpag pa rin ngayon sa panahong ito. Naninirahan sa lupain ng Diyos na hindi rin naman kanila pero gusto nilang suluhin. Gawa, chapter 13 verse 19, nilipol niya ang pitong bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Pitong bansa dun sa Kanaan. Sa Kanaan, sa ngayon, magkatunog mga kapatid, Kanaan. Hallelujah, kakana ka na. Ilipol daw niya yung pitong bansa sa Kanaan o pagbigay sa mga Israelita bilang pamana. Tayo mga Israelita ngayon mga kapatid, kaya excited tayo sa gagawin ni Yahweh. Amen, praise God. Tapos babalik tayo sa Deuteronomy 9 verse 4 hanggang 6. Hallelujah, talagang excited tayo sa gagawin ng Lord kasi inahangad ng ating mga kaaway ay sa kanila yung mangyayari. Ayun din naman ginawa niya sa sambayan ni Haman dun sa aklat ng Esther. Amen. Lahat ng hinangad ng masama sa kanya yung mangyayari. Pero yung minimiti ng matuwid si Jesus yon para sa atin ay matatamo niya. Sabi nga sa Kawikaan 10 verse 24. Amen. Praise God. Ayun. Deuteronomy 9 verse 4 hanggang 6. Kung sila'y may taboy na ni Yahweh. Hallelujah. Alang-alang sa inyo, huwag ninyong isipin na sila'y tinaboy dahil sa kayo yung matuwid. Hallelujah. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan. Thank you, Lord. Hallelujah. Tadlang may masasama. Salamat sa Lord na nakalayaan tayo sa kasamaan natin. Amen. At yung gumagawa ng masama sa atin. Ay, ipaubaya natin yan kay Yahweh. At hindi dahil sa kayo matuwid. Amen. Kasi wala nga matuwid. Wala kahit isa eh. Sabi nga sa Romans 13. Kaya mapapasa inyo ang lupaing iyon. Amen. Ayun, mapapasa atin itong lupain. Eh, ito nga yung malaya tayo magkalakad sa lupa niyo. Wala naman bawal sa atin kasi kay Yahweh naman yan. Ano mga kapatid? O may lupa naman tayo sa paso. O kung tayo naman may kapirasong tinitira at gusto pa kami ng mga nakahandang lipulin ito ni Yahweh, edi magantay lang tayo. Praise God. Itataboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. O diba? Dahil sa pangako niya kay Abraham, kay Jacob, Isaac, kaya tayo'y may inaantay na pagpapala. Amen. 6. Kaya't nga pagkatandaan ninyo na ibinigay ni Yahweh ang lupaing ito, hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo ay lahi kayo ng matitigas ang ulo. Yaray, tingnan mo yun. Sipin mo yun. Sa kabila ng katigasan ng ating ulo, nagpala pa rin tayo ni Yahweh dahil mahal niya tayo. Ayun. Ezekiel 34. Lahat ay ang Lord ang kilos. Kasi nga eh, bayan nga niya tayo eh. Kaya panatag tayo na inantay mga panangako na inyo. Praise God. Ezekiel 34 verse 26. Ano sabi? Pagpalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinagaan la sa akin at
paulanin ko sa kapatahunan. Sila ay paulanan ko ng pagpapala. Amen. O nga, mga kapatid, paulanan tayo ng pagpapala ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun, 27, mamumunga ang mga punong kahoy sa kabukiran. Ayun, yung mga, ultimo yung pagtatanim natin sa itong salita ng Lord, eh, pabumungahin to ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Mamunga ang mga punong kahoy sa kabukiran, mag-aani sila ng sagana buhat sa kanilang lupain at sila ay mamumuhay doon ng panatag. At kung mapalaya ko na sila mula sa umalipin sa kanila, makilala nilang ako si Yahweh. At makilaya tayo doon sa kanilang mga binintang sa atin na mga katraiduran at kasakiman, piging ganib. Palalayain na tayo doon ni Lord. Kasi siya nga ang makilaya sa atin. Amen. Dahil siya tayo matuwid, dahil siya ay nabuti sa atin, amen. At alam naman niya yung siya ang gagantilos mo sa ating masama. Ayun, Ezekiel pa rin. 34, 29, 30. Yun yung kanya 25, 26, 27 yung mga kapatid. Paganihin ko sila ng sagana mula sa kanilang matabang lupain para hindi sila dumanas ng gutom ni kutyain ng ibang bansa. Ibang bansa o ibang tao o ibang sambahayan o ibang pamilya, amen. Praise God. Ayun din yung magpatid. Malala ng lahat na ako ang nag-iingat sa Israel na aking bayan. Akong si Yahweh ang sabi nito. Amen. Lahat ng sinabi ng Panginoon ay gagawin niya sa takdang panahon. Ito ang ating habang tayo naghihintay. Nag-aaral tayo ng mga salita ng Lord para tayo ay maging panatag habang hinihintay ang mga pangako na. Amen. Praise God. Kaya ang saya ng buhay natin, ano magpatid. Ezekiel 36 verse 26 hanggang 29. Ayan, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ayan, hindi na tayo bibigyan ng lupain. Bibigyan pa tayo ng bagong puso. Hallelujah. O, kaya hindi na tayo mabubuhay sa abdo, kundi sa puso na. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Hallelujah. Amen. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. O, bibigyan tayo ng Lord ng kanyang espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuting aking mga utos. Amen. Praise God. Ayun, pinadanas tayo nito ng mga pag-uusig ng mga sakim at ganid para maturuan tayo ng Lord na sa kanya tayo magtiwala at umasa kasi lahat naman ng kung anong mayroon tayo, binigay niya. At hindi niyo hayaan na maagaw ng mga babangis na asong gubat kasi palalayasin niyo yung babangis na asong gubat kasi nga hindi naman natin tinuring na atin itong kung saan tayo ngayon. Tinuring natin sa Panginoon. Oh. Kaya siya ang bahala na kung sino yung naghahangad na mawalan tayo. Yan ang mawalan. Yun din naman ginawa na doon sa sambahayan ni ni Haman. Yung mga apo ni Haman, 10 anak na nabitay. Yung mga apo niya yung ngayon na mamayagpag at masahol pa doon sa kay Haman yung mga pinagagawa. Pero ang Diyos ay mabuti. Yun ang panghamakan natin mga pangako niya mga kapatid. Ayun, Ezekiel 36 verse 26, 27 hanggang 29. Ayun, bibigyan na tayo ang kanyang puso. 28, 29, itira ko kayo sa lupain, ibinigay ko sa inyo. Ayan, binigay na sa atin yung lupain. Yung ating mga puso, lupain pa rin ng Lord. Itong mga binabasa natin ay pinapalago pa rin mga panampalataya natin, mga puso natin ay mag-aani ng kabutihan. Amen. Magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ayun, 29. Lininisin ko ang lahat ng inyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo naranas ng gutom. Ay, hindi na tayo nagugutom. Spiritually, busog tayo, panatag, matatag. Ayun, physically, malalakas ang ating katawan. Pinagaling tayo sa anumang sakit karamdaman. At pinag-ani tayo, anuman yung gawin ng ating mga kamay, pinagpala niya, kaya bumubunga. Hallelujah. Hindi na tayo garanas ng gutom. At hindi na tayo apihin ako sino-sino dyan. Dahil alam ng Lord kung paano tayo pagtanggol. Amen. Ayun, 29 mga kapatid. Ezekiel 36 verse 26 hanggang 29. O dugtong na rin natin 32 para maintindihan natin na lahat ito ginagawa ng Lord dahil sa kanyang karangalan. Dapat ninyong malaman na ginagawa kong lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo, sabi ng Panginoon. Ginagawa niya, bigyan tayo parang parangalan ng kanyang pangalan. Dapat kayong mahiya dahil sa inyong kasamaan, mga Israelita. Ayan, ilang bisis natin sinama itong mga kapatid, hindi dahil para insultuhin tayo ng Lord, kundi paalala natin sa ating mga sarili na nakaranas tayo ng busog, ng tagumpay dahil sa kabutihan ng Lord. Amen. Kaya dapat nga naman tayo mahiya. Di kapag mahiya ka, simpre, mahiya ka mas Panginoon. Mahiya ka sa kapwa, magmalinis ka na kay pinagpala dahil kay malinis. O diba? Maraming purpose ang Panginoon dito sa pag-rebuke na sa atin mga kapatid.
Kasi nga, lagi tayong maging humble sa harapan niya. Kasi nga, kahit tayong matigas ang ulo at dapat tayong mahiya sa ating kasamaan, ay pinagpala tayo, binigyan tayo ng espiritu niya, binigyan tayo ng masunurin na ano, nilinis tayong ating makarumihan at pinasagana yung ating ani at hindi tayong karanas ng gutom. O isipin mo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayun, balik tayo sa Ezekiel 34 verse 25 at 24. Ano sabi? Gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Palisin ko sa lupain ang mababangis na hayop. Ayun, may mga hayop. Hindi naman taghayop. Yung mga taong sahol pa sa hayop, palalayasin niya ng Lord. At marapit na niyang gaganapin yung kanyang mga silta. Amen. Kaya, excited tayo dapat mga kapatid. Habang tayo nagsisir nitong, kung tayo naman ang gumagawa nito, bay, magbago-bago at mag-isip-isip mga kapatid. Kasi baka tayo yung mabangis na hayop at tayo ang palayas. Ayun din yun mga kapatid. Thank you Lord. Ang salitang ito hindi para kanino, para sa atin pa rin. Kung tayo'y maganda ang ating nagawa, di ma-excite tayo. Pero pag tayo magawa ito, ba'y tumigil-tigil na tayo humingi ng tawad at ipilalim sa pangyarihan ng Lord. Para huwag tayo mapalayas, bangis na asong gubat. Kasi minsan, pinalayas, eh, napapalayas dito sa digdig ng mabuhay at napunta sa kanal, ayun din yung magkapid. Kaya napakabuti ng Lord at kahit matitigas ng ulo natin, paalala at paalala pa rin. Lagi pa rin tayong nalanan para tayo magbagong at magsisi at magbagong buhay para huwag tayo mapalayas na parang mabangis na asong gubat. Gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Palisin ko sa lupain ang babangis na hayop. Hallelujah. Upang ang matupa ko'y magkaroon ng kapanatagan maging sa kaparangan o sa kagubatan man. Ayun. Pinatatag tayo dito ng Panginoon. Nakakatuwa ang Lord. Isipin mo yun. Dating arag na nga na tayo. Tapos ngayon, panatag tayo. Nag-aral tayo ng salita ng Lord. Basahin natin mga pangako niya. Na lahat ng hinahangad ng masama ay magaganap sa kanya. Sa dakdang panahon. Praise God. Hallelujah. Verse 24, akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ayun. Lingkod ng si David na magpakumbaba na siya yung lahing pinagmulan ni ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Babalik tayo sa pinagsimulan natin mga kapatid. Gawa 13 verse 19 at dito tayo magtatapos. Amen. Gawa 13 verse 19. Praise God. Sabi niya, nilipol na ang pitong bansa sa lupain ng Kanaan at ibigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Ayun. Kaya wag na natin intindihin yung mga ginagawa ng mga nadatnan na dito sa lupain nito. At ang Lord ang bahala diyan. Lahat ng hinangad nila laban sa atin, sa kanila yung mangyari. Ang Lord ang magsabi ng paulit-ulit. Kaya tayo panatag at inaantay mga pangako niya. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang mga plano ng Lord ay malapit ng maganap. At yung mga plano ng kaaway na hinayaan na natin sila kasi hindi na kasama nila sa yung kampun sa sanas. Hindi naman nanaig ang dablo sa Panginoon. Amen. Kaya ma-excite tayo sa gagawin ng Lord na at saka pinaanin na tayong sagana, hindi na rin karanas ng gutom, lagi na tayong busog, spiritually, naging matatag tayo sa pananampalataya, emotionally, naging hinahil tayo sa mga galit at sama ng loob dahil sa mga pinagagawa ng mga umpon ng dablo na nagari-arian dito sa lupaing ito, hindi naman kanila, pahiram lang din naman ng Lord. Kaya panatag tayo, amen, praise God. At lahat ng yun ay gagawin ng Lord para maparangalan yung kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Ang mga salitang to, may natutunan tayo at ipamuhay natin magkaroon tayo ng pagbabago ng pag-iisip at manalig tayo ng buong puso. Amen. Praise God. Thank you, Father God. Amen. Praise the Lord.